Papunta kami guys sa school niya. Nakalibo ko ngayon kasi ano, orientation day ni Elise. So, pupunta kami ng school niya. Walk katunto. Elise, may ano ha, motor. Dika na. Walk lang kami. Dito na kami sa school ni Elise. Ayan. Follow me. Ayan. Like. Tingnan natin, baka nag-start na sila. Cooking kami guys ng ano, kare-kare. Yung ito dati, ito yung kinakain ko eh. Yes, favorite mo yan. Silis yung nag, ano nung bawang namin, tsaka luya. Oh, favorite daw niya talaga. Tsaka ito, puso ng saging. Hindi pa ako noon. Oo, siya ang aking little helper. Sige nga, pakita mo nga sa akin kung ano ginagawa mo. O, masyadong malaki to. Sayang naman. Dapat yung ganito lang ka-small. Matapos. Ayun. O, medyo mahaba para ano. Yeah. Ayan, ganyan yan. Okay. O, sige ha. Tuloy mo na yan. Sige. Kain na tayo guys, overloaded to sa ano, sa bagnet. Ayan, kain tayo. Ayan guys, dahil, uy, pahina naman yung TV. Ayoko nga, sige nga, gagamit na nga lang ako ng mic. Meron na kasi ako guys, Boya mic. Kaso ano, tatry ko pa lang siyang gamitin ngayon. So ako na lang gagawin na review. Si separate, subukan ko muna. Mas maganda masubukan ko bago natin. Ano? Magawa na review para ma-experience ko na muna. Ayan, sige. And ko lang muna, ayusin ko lang muna 'yung saboya. Ano 'yung bati ko na intindihan? Ito guys, magte-testing lang muna ako ng mic natin. Ayan. Ngayon lalabas ako. Lalabas ako, titingnan ko lang 'yung range. Ayan de, nandito ako sa ano, nandito na ako sa kwarto. Ayan, dito sa pinaka-kwarto ni si Ken. And, tawag dito, magliligpit ako. Ayan, sige, babalik na ako dyan. So, titingnan natin kung okay yung mic. O, tinawa. Kasi nakakapaglaro. Masyado na ito na-addict sa laro eh. Huh. Oh, sige, try natin ngayon. So, ang dami ko mga sinabi. So, ayun na nga. Tatahi tayo ng ano, ng uniform ni Elise. So, bukas na kasi ang pasukan niya. Sobrang busy ko kasi guys, kaya ngayon lang. Ito kasi, tumaba si Elise. So, bumili kami ng bagong uniform niya. Ayan. Tapos, ang gagayahin natin. Tingnan nyo naman guys, yung laki nito. Tsaka yung, tingnan nyo ha, ito yung old. Kaya guys, ayaw kong bumili ng ano, ng uniform na white. Kasi tingnan nyo, oh, parang siya nangungutim katagalan. Kaya ang binili ko, yung bluish. Kasi, ayan, oh. Tingnan nyo naman guys, ang layo, oh. Ang laki ng diferensya. O, lalayo ako. Ang laki ng diferensya. Hmm. Ang laki, oh. Liso, look, oh. Uniform mo. Oh. From ganito kalaki, tas ito. Grabe naman. Ang laki ng tinaba. Kain pa more. Ganun, nag-uusap pa kaya, no? So, gagawa tayo guys, ano, lalining natin, gagawa natin ng lining. So, tatry natin itong isa. So, ang gagawin ko, sayang talaga. Ay, ito yung parang necktie niya. Magkakatayo ngayon dito para sa panglining. Siguro mga 1 inch. Oh no, di kaya ng gunting ko. Meron pa ako ditong extra eh. Nakita ko nung naglilinis ako. Ayan oh. Dito tatry ko may bagong gunting. Ah, hindi talaga kaya oh.
Hindi kaya ng gunting ko. Ayan, tapos ang gagawin natin, ayusin ko yung pagkakakat, tanggalin ko yung himulmol. Hindi kaya ng gunting eh. Oo, kaso matatagal lang pa, iilalim ko naman yan. Ako guys, marunong ako manahe kasi bata pa lang kami, nananahi na kami. Nananahi kasi yung parents ko. Tumagtatay sila ng mga nanay ko, gumagawa yan dati ng gown, mga pangkasal, tapos mga damit. Tapos, nag-ano siya, nag-aral ng master cutter. Tapos, yun, naging business namin, yung paggawa na ng cover ng mga bed. So, yun na yun. So, ngayon, ang may lining, kukopyahin kasi natin to. So, okay lang di kahit lakas mo, may noise reduction to. May noise reduction to. So, mas mangingibabaw yung boses ko. So, ito ang gagayahin natin, yung old uniform ni Elise. Grabe, yung naging putim na. Ilang isang taon pa lang na yan, dapat alin ito? Ayan o, parang kailangan ko talaga siyang tastasin, no? Dito, pero konti lang, iipit ko lang yung ano. Sa didiskartehan ko na yan. So, una, try natin to. Ikakamay ko lang muna. So, dito. Kaso parang kailangan talaga. Paano ba? Mag-decide ako. Mas madali yun dito. Sa lining. So. No choice ako. Kailangan tastasin to. Ito. Pero kaya ko itong ibalik. Bakit? Hindi pwede kaya patong lang. Hindi. Sa loob eh. Pero kaya ko itong ibalik. Yung mga batang Pilipino ang exposed sa iba't ibang bansa ng pabago-bagong panahon of 1980. Tulad ng baha. Saan yung mga ano ko? Gagamitan ko ng ibang kulay para madali ko siyang makita. Kasi ano lang to, tatanggalin ko din. Tuloy natin yan dito. Ito na yung pinaka-pattern, no? Nakikita nyo ba? Ayan, yung kulay pink. Pink para madali ko makita. So, stitches lang yan. Para kapag papasadahan na natin sa makina, tuloy-tuloy na. So, hindi na tayo mag-a-adjust. So, para mapasok doon. So, ang next ko yung sa kwelyo. Nandito yung ano. So, ito kailangan dito palitan. Kailangan puti. So, mag-ano tayo ulit. Mag-change tayo ng sinulid. At saka mag-change tayo ng netong ano, netong sa ilalim. Kasi magiging color ano yan.
Okay lang pala, kasi pang ilalim naman. Sige, ubusin ko na, sayang. Magta-try tayo. Ayun, mandar. Okay lang. Ano lang natin to? I-roll natin ng konti. Ayan. Tapos magsasample ako ng tela na old. Ayan. Try natin. Kaya. Ayan. Tingnan natin yung tahi kung maganda. Yun, maganda yung tahi. Oh. So, okay. Start na tayo sa uniform ni Hilis. Malaki. Na malaki. Aminado siyang malaki. So, eto guys, natastas ko kasi dito. So, ang gagawin ko, papasadahan ko mula dito. So, okay. Ang technique namin dyan ng nanay ko, para mag-lock, ayan, gaganyan muna yung, ipitin muna siya ng makina. Tapos, ia-andar natin. Ayan. Tapos, sa high speed talaga, ang ginagawa namin, meron siyang back and forth. Ito yata meron siya ito. Tatry ko to kung magba-back and forth. Ito ang pipindutin ko. Pero iharap ko pa din dito yung camera. Tatry lang natin. Ayun. So, okay. So, ang purpose ng balikbayan na ano, is malaki yung ating sinulid. And so, fight na tayo. Tuloy na natin to. Maraming beses na rin ako ditong na ano, ay, ibig sabihin, nung bata pa ako, tapos nagtatahi ako, maraming beses na akong nasugatan. Pero, kahit na ako nasugatan, tuloy pa din. So, okay. Para pantay yung tahe, may papakita ako sa inyong pattern. Kung nakikita nyo yung pinaka ano dito, ayan, tutok natin ah. Ito yung pinaka guide ko. So, ibig sabihin, kapag nandyan siya sa pinaka dulo ng tela, iyan yung pinaka guide ko. So, ang kakalabasan niya dito is magiging pantay. So, mamaya pakita ko sa inyo. Ituloy na natin yung pagtatahe para matapos natin tong isang peraso na damit ni Elise. Yung ate ko guys, malupit magtahi yun, mga kapatid ko. Yung walang hintuan, tuloy-tuloy kaya nila. Kaya ko siyang bilisan, kaso gusto ko maganda yung quality nung pagkakatahi nitong uniform ni Elise. Kaya alalay lang tayo. Oops. Yan, kailangan ito may isama sa tahe. So, dapat naka-fold ng ganyan. Ito supposed to be wala to. Kaso, since nandito na, ayoko na siyang tanggalin. So, ako na lang ang mag-a-adjust. Oops. So, para hindi ako bumangga. Ayan. Kaya gagantuhin ko na lang siya. Para hindi ako bumangga dun sa ano. Kasi gumigilid eh, oh. Okay. Tapos, taas. Andito na tayo sa last part. Ewan ko kung mapufold ko to. Tatry ko. Tingnan natin kung aandar siya. Yan. Ayun. Napaandar natin. Lock. Okay. I'm done. Done na ako sa purse. Done na ako sa purse ano ni Elise. Actually, hindi pa talaga tapos na tapos. So, pakita ko sa inyo yung tahi ng makina. So, eto na yon. Tingnan nyo, ang ganda ng tahi ng makina. Oh. Sobrang pino. Ayan. Ang titingnan nyo guys, yung puti. Huwag yung titingnan yung pink. Ayan o. Oh.
Ayan. So, ang purpose ng talaga nung pink is para madali natin makita yung pinaka-guide. So, tatanggalin na natin siya. Ayan. Hindi pa ito guys tapos, meron pa siyang lining sa kwelyo. Ayan, so, ayan, ganito na siya. Ayan, so, tuloy na natin, no? Natahi yung ibang sinulid, kaya ano? Sige, putuling ko na. Pag nagtahi guys, ano, makalat lang talaga. Ayan! Done na! Ito na yung first lining ng uniform ni Elise. Oh, walang ano yan, matibay yan. Oh. Sa next naman, tatastasin ko yung kanyang kwelyo kasi dito natin siya ilalagay. Parang ganito guys. Sa kwelyo na to, dito natin siya ilalagay. So, napansin ko dito, no choice ako kundi tastasin yung dito niya. So, magtatastas lang ako. Ayan. So, ngayong natastas ko na yung dito, kailangan ko siyang baliktarin. Tama ba? Ayan, baliktarin natin. Kaso, kahit binaliktad ko siya, okay, tapos wait lang ha. So kailangan ko din siyang i-lining ulit. So kailangan ko ng sinulid. Ito yellow ang available. Kala ko plinay mo eh. Naku, makakaisa lang yata ako, Lisa. May oras lang ako eh. Sige, tapusin ko na nga ito lahat. Para hindi ko kasi ma-damage, yung mga tatahiin ko lang muna, yun yung babaklasin ko. Para, kung di ko man matapos, at least buo. Yeah.
Tapos ko na isang ano, manggas de. Ito na yung isang manggas. Nakikita niyo bang nakikita ko? Oo. Malapit na tayo sa Busan. Ito kaya? Pwede pa. Ah, kasya pa to. Kasya pa yung isa ko, o. Oh. Ayan, o. Oh. Dito, o. Oh. Director namin sa bukas, kakaroon na ng mustisya. Tama ba ginawa? Tama ginawa ko. Ano yan? Panlabas ba yan? Mm-mm. Commander Guard. Magaling. Tama. Kahit ilahin mo yan, di yan tatanggal. La, next. Next. Mm-hmm. Ay, ala. Wala si... Kinalas ko guys yung dito sa likodan. Ito oh, yung 'di ba sa uniform nito. Kasi gusto ko ipasok yung pinaka-lining dito sa pinaka-loob. So totally yung dito, kalas yan. Ito na siya. Ayan. So nilinisan ko lang ng konti para pag tinahi, walang ano, himol-mol. Tapos yun, iaano ko na siya. Lalagyan na natin ng lining. Itatahi ko ulit sa kamay muna. Tapos, ayun. Para tuloy-tuloy. Mas mabilis kasi. Pag natapos ko to, totally, nakaisa na ako. So, ilang oras din para makatapos ka ng isa. Medyo matagal kasi talaga pag-repair. So, linis-linis lang. Ito na guys yung natapos natin. Ayan, maingay lang si Sikel. Ayan. Ayan na siya. So, bale, apat na uniform ang natapos natin na ganito. Tinapos na natin kaagad para ano, wala nang babalikan. At for sure kasi kapag di ko tinapos, baka hindi ko na magawa kasi mabibisi tayo sa mga susunod na araw. So, eto na yung uniform ni Elis. At meron tayong audience dito. Ayan.